Sa lahat po ng mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan na nangalat sa buong sanlibutan, patuloy nating tanggapin ang napakadakila at banal na pagbati buhat sa Espiritu Santo sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo, kapayapaan ay sumating lahat. Amen. Mga kapatid at mga kaibigan, buong kagalakan na patuloy na itinatanyag natin ang kaarawan ng Panginoon kung saan ang mabubuting balita ay patuloy na nahayag sa pamamagitan ng bayan ng Panginoon sa makatwibagay ang kanyang banal na bundok ng Zion. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. At sa lahat po ng nagsisiyasat, sa lahat po ng nagsisihanap ng kalooban ng Panginoon, ng katotohanan, alam po natin mga kapatid at mga kaibigan na ang katotohanan sa paglilingkod sa Panginoon ay nakatala sa aklat ng ating Panginoon. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. At ito ang katotohanan na ating masusumpungan sa aklat ng mga awit, sinasabi roon mga kapatid at mga kaibigan, sapagkat itinayo ng Panginoon ang Zion, siya'y napakita sa kanyang kaluwalhatian. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Tunay, siyang totoo. Walang ibang itinayo ang Panginoon na masusumpungan sa aklat ng buhay, kundi ikaw at ako, tayong lahat na itinayo sa katwiran, sapagkat ating nasumpungan ang kaluwalhatian ng Panginoon ng ating Panginoong Jesucristo nung ating sinampalatayanan ang kanyang anyo nang siya'y magbangong maguli sa ikatlong araw. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Ito ang patuloy natin ikinagagalak sa Panginoon na sa ating natutupad ang mga bagay na nasa sulat at tinutupad natin ginaganap. Mga kapatid at mga kaibigan, ito ang katotohanan, ang aklat ng Panginoon ang nagsasabi, sapagkat itinayo niya ikaw at ako, tayong lahat, at tayo ang sumaksi ng kanyang dakila at banal na kaluwalhatian. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Patuloy natin ipagpunyi, patuloy natin ipagala na ipagpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Ang Diyos ang humirang ng bayan. Patuloy natin ipahayag, mga kapatid. Ang Diyos ang humirang ng bayan. Na Ipahayag natin mga kapatid,
Kung paanong si Kristo'y nabuhay na maruli, ay gayon din tayong mabubuhay manli. Sa tawang isa lang, kanyang muling pagkabuhay. Taglay natin ay ang gayon ding pagkabuhay. Salamat sa iyo, aming Ama. Kami yung binigyan ng katiyakan patungo sa buhay na walang hanggan. Salamat, sa ating Panginoong Diyos. Oh, thank you God! Oh, thank you Lord! Mangingilak tayo po pasalamat mga kapatid. Oh, thank you God! Oh, thank you Lord! Glory to the King, Almighty. Dakilang Diyos Ama, sa pamamagitan ng aming Panginoon Jesucristo ay nahayag sa atin ng kaluwalhatian. Pinupuri ka namin, Panginoon, sinasamba ka namin, dinatakila at iniluwalhati sa iyong damang lupa na sa sangkalangitan. Amen. Salamat, Panginoon, nagalak ang aming mga puso pag-iisip sapagkat sa lahat ng mga bagay na nasusulat, dito yung pinagtitibay mo na kami na iyong bayan, ang iyong banal na bundok ng salot, ang bayan itinayo mo sa pamamagitan ng katwirang nahayag sa amin ng buhay at mabuhay ang aming Panginoon Jesucristo. Amen. Salamat Panginoon sapagkat ang mabubuting balita ay patuloy na inahayag ng iyong mga kapatalikod upang sa lahat ng makakarinig tatalima sa sampalataya at tutupad tuloy na ng Panginoon. Nagbibaloy sa bawat sa amin ang dalisay na kapayapaan at katiyakan ng lahat ng aming mga bagay na pinangakawa. Amen. Salamat Panginoon, nagagalak kami iwala ang lahat ng mga bagay
bahagi sa iyo sa pamamagitan din ng iyong kapangyarihan. Sa pangalan ni Kristo Jesus, na aming tuloy ng Diyos at Panginoon ng aming lubos, mga galak tayo, mga minamahal na mga kapatid na magsipagsabi ng Diyos. Amen. 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 Isa, napakabuti at napaka dakilang araw at panahon na itinangin ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Yesu Cristo na sa lahat ng mga nakakarinig ng programa ng channel ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon na opisyal na kinaganda ng tahanan sa langit. Tayo pong mga tao ang binabanggit na Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon ang gaganap ng ula ng mga banal na propeta na sa kautusan at patotoo tunay na may liwanag na darating sa ating lahat. Amen po ba? Amen. Ang layunin po ng Panginoong Hesukristo sa buong mundo, sa lahat ng may pandinig ay makinig at unawain po natin mabuti, ano po? Upang magbahagi tayo ng kaharian ng Panginoong Hesukristo na pinaghandaan na kalalagyan sa langit, na sa pagparito niya eh, tayo ang babalikan na gumaganap ng hula ng mga banal na propeta na itinaghanda na tayo na kalalagyan sa langit. Amen po ba? Amen. At nakalagay sa Aklat ng Gawa, chapter 28, verse 31, eh, ipangaral ang kaharian ng Panginoon Diyos at itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ng Hesukristo na ating paniniwalaan na magpapatotoo tayo, na tayong sumasampalataya na nagpapatotoo ang magiging tanda na pagkakakinan lang ang kaharian ng Panginoong Hesukristo na itinaganda ng kalalagyan sa langit. Amen po ba? Amen. Hindi building ang pinaghahanda ng tahanan sa langit eh. Yung mga taong gumaganap ng hula ng mga banal na propeta na tayo ang may iniintay na liwanag na magniningning ang karangalan at popularity ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Hesukristo dahil tayo ang nagbabalik ng walang hanggang karangalan sa pangalan ng Panginoon Diyos eh. Amen po ba? Amen. Lahat naman ng mga nagsilitaw ang hindi nagbabalik ng karangalan sa Panginoon Diyos eh, pararatingan na ng sumpa ngayon. Amen po ba? Amen. Ngayon, nakapagbabalik tayo ng papuri at karangalan sa pangalan ng Panginoon Diyos eh, nilulumalhati natin yung kanyang banal na kalooban sa pangalan ng Hesukristo na sumasampalataya tayo sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Nangyari po yan, natala sa banal na kasulatan yan. Diyan tayo panindigan lahat at ng tayo eh, maging sariling mana ng ating tagapagligtas at meron tayong pag-asa sa muli niyang pagparito na sa pagparito niya eh, pinagkakalooban tayo ng kapanatagan at kapayapaan at pag-asa at kagalakan ng kaligtasan ng ating mga kaluluwa at kaligtasan ng mga angkan at lahi natin at liti natin. Amen po ba? Amen. Nagagalak na huling panahon. Umiikot po ang paalala, umiikot ang malalakas na kalamidad, ang matinding init, ang sikat ng araw. Naramdaman po ba natin yung pag-ibig ng Panginoon Diyos na pinagsakripisyuhan on the cross? Walang ihigit na alipin sa Panginoon Jesucristo eh. Amen po ba? Amen. Kaya tayo eh, nilagay sa walang hanggang kabutihan at kagandahang loob ng Panginoon Diyos bilang mga saksi na magiging tanda dito sa madilim na sanglibutan, ang buhay natin. Eh, pinamumuhay natin yung katubaran ng hula ng mga banal na propeta na mga saksi tayo sa pagkabuhay ng maguli na tayo ang magiging tanda pagdating sa paniniwala. Tinawag niya na Iglesia ng Bundok ng Sayon ay pinaghanda niya na kalalagyan sa langit. Kaya official. At paninindigan natin yung hula na nangyari at nasulat sa banal na kasulatan ng katuparan ng sakripisyo on the cross ng ating tunay at iisang Diyos na tagapagligtas na sa Hesukristo. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin yung pinaganda ng tahanan sa langit, yung bundok ng Sayon, naninindigan sa pananampalataya? Naunawaan po ba natin kung paano yung mga tagapagmana ng pangako ng buhay na walang hanggan eh, nagbabata ng maraming panlilibak, ng maraming
panlalait ng maraming pang-iinsulto, pinagtatawanan, kinukot siya. Naunawaan po ba natin yung katangian ng prinsipe ng kapayapaan na bago tayo naitinin, siya muna nilait. Eh ngayon, yung mga ministro ni Satan, pinupuri. Ang laki ng difference. Amen po ba? Amen. Ang hari ng mga hari at prinsipe ng kapayapaan, nilait eh. Kinama, kinutya, inisulto, niliba, pinagtawanan, pinagsalitaan, masasakit na salita. Tiniis ng Panginoong Jesucristo para magpasan tayo ng krus ngayon. Amen po ba? Amen. Para mabuhay tayo sa Gospel of Christ, mabuhay tayo sa Ebanghelyo na siyang karunungan at kapangyarihan ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na ating tagapagligtas na maninindigan tayo sa pagkabuhay na maguli na tayo ang magiging tanda dito sa lakad na maraming masama sa sanlibutan. Amen po ba? Amen. Nakikiba ka sa mga gulayat ng sanlibutan. Nakilala po ba natin yung mga tagapagmana ng pinangakong buhay na walang hanggan? Nagtitiis eh, pinagtatawanan lang eh. Hindi nakilala nung mga taga-sanlibutan yung lakad ng mga itinakdang tagapagmana na ipinaghanda ng kalalagyan sa langit eh. Mga dukha lang, mahina, mangmang, nilalait, kinukot siya, pinagtatawanan. Dahil hamak lang ang pamumuhay. Mga tao rin katulad nyo. Amen po ba? Amen. Bahagi ng Gospel of Christ ang pakikibaka. Nagbabata, nagtitiis ng maraming pinagtitiisan. Habang naunahan nagtiis ng lahat ng ginaganap natin, ang tagapagligtas natin. Amen po ba? Amen. Para magandap sa atin yung kabutihan walang hanggan at yung kagandahan walang hanggan ng kalooban ng Panginoon Diyos eh. Amen po ba? Amen. Tingnan nyo yung mga limitaw na mga pastor na hindi nagbabalik ng maraming karanganan sa Panginoon Diyos. Hindi nakilala ang Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na Espiritu ang Diyos bukod sa pasimula. Amen po ba? Amen. Tatawagin isa ang Diyos eh. Saan ang nangyayari ngayon? Saan nilagay ang banal na kasulatan upang ito ay ganapin natin? Sa banal na bundok ng Sayon, wala namang ibang pangalan na pinaglalagyan ng banal na kasulatan. Amen. Amen po ba? Amen. Amen. Kaya napakaraming limitaw ng mga pastor na hindi nagbabalik ng karangalan sa Panginoon Diyos buhat sa pasimula. Napakaraming limitaw ng mga aral sa Facebook, YouTube, Google, mamumusong. Napakasakit po nito sa mga sinungaling na mga aral. Ginawa ka lang banal na kasulatan eh. Walang imposible siya, Panginoon Diyos, sa lahat ng bagay eh. Hello, people of God. Unawain natin mabuti. Hindi madali maging tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. At yung tagapagmana ng buhay na walang hanggan, napupuot sa kanyang sarili eh. Yung ayaw mapuot sa kanyang sarili, mawawala ng buhay. Yung napupuot sa kanyang sarili, pinagkalooban ng sariling mana. At ang pinangako, buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Naunawaan na po ba natin na hubad tayong isilinang sa mundo, hubad din tayong lilisan sa mundo. Wala tayong mababaon anuman ang pinagsikapan natin dito sa mundo. Kundi meron lang, natatangin isa lang tayong mababaon na madadala natin sa heaven. Itong salita na narinig natin at pinapahayag, ngayon nangangaral ay saksi sa pagkabuhay na maguli at ini-encourage tayong lahat sa katiyakan ng ating kaligtasan at magkaroon tayo ng pag-asang lahat at magbantay tayo sa huling pagparito ng ating tagapagligtas na tatlan tayong nabubuhay tayo sa pagtatapat ng pananampalataya at ang mga saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Nakilala niyo ba yung mga ministro ngayon ni Satan? Kaya, ang inahanap ng Panginoon Diyos na isinugo ay yung matapang sa paghahayag ng katotohanan eh, napupuot sa kanyang sarili. Kaya si Satan eh,
Hindi na alam ang gagawin eh. Amen po ba? Amen. Ang kaligtasan, pinapasal at ipinamumuhay natin yung Gospel of Christ, ang Ebanghelyo, na siyang kapangyarihan at karunungan ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Yesu Cristo, na meron tayong kaugnayan sa tagapagligtas, hayag na hayag sa atin yung katwiran ng tanda ng patutuo na ginawa niyang halimbawa na may relasyon tayong lahat. Amen po ba? Amen. I-research natin ang banal na bundok na Sion. Wala pa yung mga relihiyon na yan. Hula na ng mga banal na propeta ang bundok ng Sion ay pinaghanda na ng kalalagyan at tahanan sa langit ng mga followers ng Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Kaya maraming relihiyon na magkakalante. Pag-uusapan ng maluwalhating banal na bayan ng Panginoon ang bundok ng Sion na pinaghaharian ng kordero. Mga saksi sa pagkabuhay na manguli pinaghaharian sa puso at isipan. Hindi naman siya sa building tatahanin. Amen po ba? Amen. Kaya nanggagalak ako pagka inaawit natin yan. Banal na bayan ng Panginoong Jesu Cristo eh. Ang banal na bundok ng Sion na kanyang pastulan. Panggulo lang ito mga reliyon. Dumito sa panahon ng kawakasan sa muling pagpanito ng tagapagligtas eh. Naunawaan po ba natin yung hula na magaganap sa bawat individual na magiging followers ng Panginoong Jesucristo na tayo ang siliyado sa paniniwala na kung ang Panginoong Jesucristo ay babalik na sa kanyang banal na bayan sa bundok ng Sion, makikita natin ang mukhaan. That is faith! Sa mga bagay na di nakikita, meron tayong pag-asang inihintay. Huwag doon sa mga bagay na nakikita natin. Wala na. Wala nang pag-asa pagka nakita na natin. Nangyari na sa atin pag nakita na natin. Nag-gets po ba natin? Amen. Nakita nyo, ang daming nangangaral ngayon, pinupusong ang patotoo na pinatunayan ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesu Cristo. Mismo ang Panginoon Diyos ang nagpatotoo. Ang daming nangangaral para parangalan ng pangalan ng Panginoon Diyos. Hiyang-hiya yung mga nangangaral. Ginagamit ang content na i-vlog upang gamitin komersyo, gamitin sa pangangalakal at gumanda buhay. May mapabasa po ba tayo pag naglingkod tayo sa Panginoon Jesucristo, gaganda buhay natin? O meron tayong mapabasa na lahat ng pinagkakalooban ng mana ng buhay na walang hanggan magre-reflect sa atin, magmamaterialize sa atin yung sacrifice on the cross ng ating tagapagligtas at manunubos. Sino ba ang nagpapatawad? Yung gumawa ng everlasting character. Sino ang nagpupuno ng lahat ng pagkukulang natin? Sino ang nagdaragdag ng unawa? Sino ang nagdaragdag ng karunungan natin? Sino ang nagdaragdag ng kaarawan natin sa ating pamumuhay dito sa mundo hanggang sa muli niyang pagparito ay datang tayo mga tapat na alipin. Matalinong tapat na alipin. Puro ipokrito po yung nakikita ko sa mundo ngayon. Paimbabaw. Wala naman tayong mababasa. Alam niyo ang ginagawa ni Satanas? Nagtatago siya sa mga nakikita ng mata natin. Dinadaya ni Satan ang mga tao sa paningin na nakikita natin. Hindi na bago. Nandayahin na yung magulang ng lahat ng tao buhat sa pasimula eh. Sa bunga ng kahoy, sa gitna ng halaman. Hello? Naunawaan po ba natin? Amen. Kaya tayo, iginawa na sacrifice on the cross para mag-reflect ito sa atin eh. Ang mga lingkod na totoo ng Panginoong Jesucristo, nililibak, hinahama, pinukutya, pinagtatawanan, nilalait, hindi ginagalang, hindi nirerespeto. Nangyari sa ating tagapagligtas, hindi rin siya iginagalang, hindi rin siya inirespeto. Amen po ba? Amen.
ang kaligtasan, mararanasan natin na nilalaki tayo. Pero magpakatatag tayo. Maging tapat tayo. Eh kaya, yung mga inaaralan ng mga ministro ni Satan, eh, puro sa pakinabang. Dinadaya sa pakinabang, dinadaya sa posisyon. Amen po ba? Hindi. Wala, hindi natin madadala yan. Gusto ni Satan ay siya hinahangaan. Gusto ni Satan ay siya ang popular. Hindi na ba ako. Gumukulok na nga si Satan na sa luklukan ng Panginoon Diyos eh. Nagpanggap na siya ang Diyos eh. Amen po ba? Amen. Kaya hindi na bago yung mga makakarunig na ma-open. Ang tungkulin po natin bilang tao, ihayag natin ito sa buong mundo upang marinig ng mga taong katulad natin at magkaroon ng pag-asa sa kaligtasan at hindi sa ating kaisipan tayo makakaunawa. Kundi sa pangalan ni Jesucristo, siya nagbubukas ng pagkaunawa natin pagdating sa paniniwala. Siya na hamag sa dapat niyang kahabagan. Siya na awa sa dapat niyang kawaan. Siya kumukupkup sa dapat niyang kupkupin. Siya ang umaampog sa dapat niyang ampunin. Naunawaan po ba natin? Hindi. Wala mang ibang pangalan na sa silong ng mga langit, kundi sa pangalan ng Jesucristo, masusumbuhan natin yung kaligtasan ng ating paniniwala. Isa lang ang ibinigay na pangalan at isa lang ang ibinigay na tanda na magiging tanda doon sa mga people of God. Amen po ba? Amen. Ang tagapagligtas. Ang manunumus natin. Ang pinakasenyo ng paniniwala natin. Hindi po literal na bundok itong banal na bundok ng Sayon. Mga tao po ito manggagaling sa silangan, kanlurang, timog at ilaga. Galing sa kapighatian, galing sa kabagabagan, nakibaka. Maraming pinagtisa ng mga tagapagmana ng pangako ng Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Si Satan, tingnan niyo si Satan. Ang hinahanap ni Satan, puro publicity, popularity, position, kasakiman. Amen po ba? Kaya maraming nagmamahal sa buhay eh. Minamahal yung buhay. Lilipas yan. Ngayon, ang pakahingatan natin, inaririnig natin kahayagan ng katotohanan na may tanda ng patotoo ang kaligtasan ng bawat isa. Sa ano inilagay ang banal na kasulatan para ipahayag ang katotohanan na maririnig natin? Saan tayo pinapupunta upang maligtas tayo pagdating sa paniniwala? May mababasa po ba tayo? May quote ba tayo? May maideclare ba tayo through social media? On Facebook? On YouTube? Open the book of Joel chapter 2 verse 32. Saan tayo pinapupunta? Sa banal na bundok ng Sayon upang maniwala at sumaksi sa pagkabuhay na maguli at maligtas tayong lahat. Saan ipapakaral ang mabuting balita ng kaligtasan na maghahatid ng pag-asa at katiyakan at kaligtasan ng bawat isa na makakarinig ng tinig ng ating tagapagligtas? Hipan ninyo ang trumpeta sa aking banal na bundok ng Sayon. Makinig ang lahat ng nananahan sa lupain sapagkat ang kaarawan ng ating tagapagligtas ay malapit nang dumating. Amen. Ito, pinapahayag na yung katotohanan eh. Ito yung module na forever and ever module eh. Spiritual module. Ito yung software na spiritual software. Para kumilos tayo na tumatahan sa atin yung spiritual software sa puso't isip natin. Lumalabas sa labi natin yung may mga relasyon sa tagapagligtas, nagpapatotoo ng buong tapang ng may paniniwala. Magiging tanda tayo sa mundong ito eh. Mababahagi yung lakad ng masama at lakad ng mabuti. Maghahari ang kordero sa puso't isip natin. Ang tagapagligtas, ang mabuti. Wala nang ibang mabuti pa. Amen po ba? Amen. Kung ang tagapagligtas ang panig sa atin, sino ang laban sa atin?
Yung namumusong, ano mangyayari siya namumusong? Kisang mata lang, ang lakas niyan. Sino binigyan ang forever and ever na lakad na magniningningan karangalan at kalawalatian at kadakilaan ng Panginoon sa Kristo sa bawat nabubuhay ng tapat sa paniniwala na nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli. Nakatawaan po ba natin kung paano natin bibigyan ng kagalakan ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Yesu Kristo? Itanyag natin yung nakalulugod na kaarawan na kanyang ipinakilala sa buong mundo. Amen. To proclaim and preach the gospel of Christ in the resurrection. The year of vengeance. Ito ang nakalulugod na paghahayag ng kaarawan ng Panginoon Diyos sa lahat ng mananalig at sasaksi sa pagkabuhay na maguli ng ating tagapagligtas. Pinaniniwalaan natin yung kalooban ng Panginoon Diyos buhat sa pasimulaan ng Diyos ng Espiritu. Amen. Amen po ba? Amen. One true God recorded in heaven. There are three that bear record in heaven. The Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three are one. Nanawaan po ba natin yung bundok ng Zion? May record sa langit na sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Hinahanap ng ating Ama yung mga mananamba sa Espiritu at katotohanan, yung mga sasaksi sa pagkabuhay na maguli. That is spiritual warfare. Kapatid at kaibigan, gusto mong maging conqueror of Christ in the resurrection? Tumalima tayo ngayon, magpakalalaki tayo ngayon. Sa mga babae, magpakababae tayo, magpakatatag tayo, magpakatapang tayo ngayon. Parangalan natin ang Panginoon Diyos ngayon. Sa maraming pagkukulang natin, ano? Sa maraming nagawa natin kasalanan na ang Panginoon Diyos Kristo ang nagpatawad ng pagkukulang at kasalanan natin. Kunan natin ang maraming karangalan ng Panginoon Diyos ngayon. Duwalatiin natin, nakilain natin siya. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin yung deklarasyon ng pananampalataya ng Iglesia ng Bundok ng Zion, iisa lang ang Diyos na kinikilala natin. Sinabi siya ba na lang ang sulatan? Huwag pinagtatalunan ito. Ang ginawa naman ng mga mangangalakal sa Facebook, nagpapayabakan sa pangangaral. Ito ang inyong abang lingkod na isang mangmang at lukhang lingkod. Ang ipinapahayag ko ang Kristong napako sa krus. Amen. Hindi ko itinahiya ang Ebanghelyo sapagkat siya kapangyarihan at karunungan ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Inaari kong luhi ko sa lahat ng bagay. Inaari kong sungal ang mga bagay na nakikita ko sa mundong ito. Kinapupuutan ko yung aking sarili. Kinasusuklaman ko ang aking sarili. Nagagalak ako sa Ebanghelyo na aking kinabubuhay ngayon. Na sa pangalan ni Jesucristo, nagbabalik ako ng maraming karangalan sa Panginoon Diyos buhat sa pasimula. Amen po ba? Amen. Bahagi ako ng pagdurusa ng Kristo sa krus hanggang kamatayan. Bahagi ako ng pagkabuhay na maguli, ng buwalang hanggang pag-ibig at kagandahang loob at kabutihang loob ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo na ating tagapamagitan na paniniwalaan at ikabubuhay na tayo ang magiging tanda na ipakikilala ng Panginoon Diyos yung kanyang kaharian. May mga tanda na pinaniniwalaan. Markado, silyado. Pinaganda na kalalagyan sa langit. Ating reliyo na mayroong ganitong kahayagan. Expose. Validation. Amen po ba? Naunawa ba natin kung paano tayo mag-validate ng paniniwala through social media? Ito yung banal na diksyonaryo ng Panginoong Jesucristo eh. Holy Bible. Gospel of Christ. Amen po ba? Yung may kaugnayan sa tagapagligtas, ipinapangaral yung pinagtiisan niya yung pagbabata ng ating tagapagligtas ay ginawa tayo ng kabutihan walang hanggang para ma-expose sa buhay natin itong meron tayong relasyon sa tagapagligtas natin. Amen po ba?
Amen. Pwede ba maging tagapagmana tayo na wala tayong kaugnayan sa pinagtiisan mismo ng ating tagapagligtas na bago tayo tumalima eh. Siya muna gumawa ng halimbawa na walang hanggang kasaysayan eh, pamumuhay natin hanggang kamatayan. Kaya lahat ng mga tumatalima sa pagkabuhay ng mag-uli eh, patay sa krus, patay sa kasalanan, buhay sa katotohanan. Amen po ba? Amen. Bakit ba pinatunayan ng Panginoon Diyos na binuhay na mag-uli sa gitna ng mga patay ang Panginoong Jesucristo? Ibig sabihin, nakop na rich tayong lahat. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin na patay ang unawa nating lahat ng buhay, mag-uli ang tagapagligtas natin sa gitna ng mga patay? Hindi naman patay sa laman eh. Patay ang unawa nating lahat. Hello? Church of God. People of God. Do you read me, people of God? May tao pa po ba natatalima sa tagapagligtas natin? Meron pa po bang lingkod ng Panginoong Jesucristo na nakakarinig through social media? Wala kayong mag-i-issue dito. Walang bayan dito eh. God is love. Amen po ba? Amen. Diba nakangalakal sa social media, ginagawang content itong banal na konteksto ng Panginoong Jesucristo. Ginagawa nilang influencer ito. Isa lang ang the greatest influencer of our faith in the resurrection. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Jesus Christ is the author of our faith and finisher of our faith. Jesus Christ is the minister of our faith in the resurrection. That is the content of our faith in the resurrection. That is the blood of our faith in the resurrection. In the seven continents all over the nations. Forever and ever character yung content na ginawa ng tagapagligtas. Naninindigan po ako sa banal na bundok ng Zion na gaganap itong ibinablog ko. At ang paninindigan ko ng tapat, nananatili akong tapat sa kautusan at patotoo. At sumasampalataya akong may liwanag na darating sa banal na bundok ng Zion here in the Philippines. Dito sa aking bansang Pilipinas na sinilangan pagdating sa pisikal na kalagayan. Amen po ba? Amen. Gusto niyo ba kilala yung pagiging tao ko, lingkod ko ng Panginoong Diyos sa pangalan ng Jesucristo? Bilang isang poorest people, bilang isang watchman servant, bilang isang messenger, God servant. Open the book of Malachi chapter 2. Basahin po natin, nakikita nyo sa banner ko yan eh. Yung isinugo ng Panginoong Diyos ng mga hukbo, nagpapakilala, hinahanap nung lagi ko yung hula ng mga banal na propeta na iahayan ko, yung katuparan ng hula ng mga banal na propeta na isinugo ako ng Panginoon ng mga hukbo, ang Panginoong Jesucristo. Ipinapahayag ko yung ginawa niyang walang hanggang karakter na paniniwalaan natin na mag-ahatid sa atin sa kaligtasan natin bawat isa. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin kung paano ako isinugo bilang isang taong mahina at mangmang hamak sa harapan ng social media in the seven continents all over the nations? Through one God. Isa naman Diyos na nagsuko sa amin, ang Panginoong Jesucristo. Nahayagan larawan ang pagka-Diyos ng tunay na Diyos, buhat mo na langin ang langit at lupa sa pangalan ni Jesucristo. Kaya nalinindigan ako, nasaksi ko sa pagkabuhay na mag-uli. Nakilala mo ang tunay na Diyos nating lahat, na Espiritu, buhat sa pasimula, walang laman, walang mga buto. Nabasa po ba natin? Pinapangaral ko yung ginawa ng nagsubo sa akin eh, yung pagpasan niya sa krus. Naunawaan natin, hindi bahagi ako noong ikinabubuhay ko yung pinagtiisan ng tagapagligtas natin at pinapahayag ko sa social media na transparent na boldness, hayag na hayag sa social media through seven continents all over the nations, madidinig ng lahat ng mapagkailangan sa kaligtasan at nauuhaw sa kabanalan. Nagugutom sa kabanalan.
Tulog sa kabanalan, nagigising sa kabanalan. Sumasampalataya ako, maraming in-reserve, buhat pa nung pasigula ang Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesu Cristo na tatalima sa tagapagligtas natin. Napaka the greatest church planting po nito. Paghahasik ng binhi ng patotoo sa mga may pandinig. Nakilala niyo ba yung sinugo? Sinasamahan ang tagapagligtas natin sa katwiran at katotohanan at kapayapaan at kapanatagan. Nag-aakay sa maraming nakakarinig sa daan ng katotohanan na binibigyan tayo ng katiyakan na mamumungan tayo sa pag-asa ng kaligtasan at katiyakan natin na sarili tayong manan ng tagapagligtas natin. Amen po ba? Amen. Yung mga kampo ni Satan, ha? Mga ministro ni Satan, walang ginawa kundi panglilig lang at ang darayan doon sa mga pusong walang malay na nakikinig. Kaya yung mga preacher ngayon eh, pag-uumpisa sa spiritual, dadayahin yung mga nakikinig puro sa mga gandang buhay. Baka gagalak po. Maraming kailangan natin yung mga antikristo eh. Puro hanap buhay ang ginagawa sa social media. Ang tagapagligtas po ba natin eh? No, nangyari yung hula ng mga banal na propeta eh, noong nagkaedad ng 30 taon eh. Meron ba tayong mababasang nagsakripisyo siya para makalakad siya? Hello, people of God! Nating impossible with God eh. Pwede niyang gawin lahat, nakababalaghan. Pero bakit nagpakababa siya sa gitna ng mga tao na pinaglingkuran niya na hindi niya inaring kapantayan Diyos natin? Para walang maging dahilan si Satan. Amen po ba? Amen. Para mamuko si Satan ngayon. Tingnan nyo lahat ng mga nakakaroon ngayon, puro magaganda ang posisyon. Deny pay, tagapagligtas natin. Isa lang ang binigay ng pangalan sa silong ng mga langit. Naiisa lang ang Diyos natin paghihiyawan sa social media na sa pangalan ng Jesucristo, mga saksi tapat sa pagkabuhay na mabuli, may mga relasyon sa tagapagligtas natin. At nakikita sa buhay natin, isang hamak, isang dukha, isang mangmang na tao lang sa social media. Inaakaya maraming may pandinig upang magkaroon ng pag-asa at katiyakan sa kaligtasan natin at magkaroon tayo ng 100% na sa pagparito ng tagapagligtas natin. Eh. Nagagalak tayong patuloy at inspirado tayo sa pag-asa. Na namubuhay tayo na may pananalig at pananampalataya na mga saksi tayo ng ating tagapagligtas na inihintay sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Kaya yung mga antikristo, makikilala natin eh. Hiyang-hiya na ipahayag yung katotohanan na namatay at muling binuhay. Naunawaan po mo natin yung mga antikristo, yung laban sa tagapagligtas. Ikinakailan ng mga nakangaral, pinupusong ang espiritu ng nagbibigay buhay. Isa lang ang pangalan nung ikilalanin natin at paniniwalaan natin eh. Wala namang ibang pangalan na hahanapan tayo dito sa silong ng mga langit na paniniwalaan pa. Kundi sa pangalan ng Jesucristo, masusumpungan natin lahat ng kaligtasan natin bawat isa. Amen po ba? At hindi siya sa building tumatahan, sa puso ng tao siya tumatahan, yung may mga pandinig. Mga tao, mga pamilya. Nabubuhay siya katotohanan. Nakikipaglaban sa mga tukso ng sanlibutan. Naunawaan po ba natin? Nakikilala niyo yung mga laban sa tagapagligtas eh. Bakit po? Pinupusok yung katotohanan. Pero ginagawang kalakal naman yung walang hanggang kasaysayan ng ginawa ng tagapagligtas natin. Pinamumunahan yung kalooban ng tagapagligtas natin dito sa magaganap na paparating siya. Nag-umpisa sa content yung iba maraming vlogger. Ngayon, nandito sa Bible yung pagmamlog nila. Wow! Ang gagaling! Ano po? Ang gagaling ng mga sinungaling na gustong makinabang sa pangangalakal through social media.
Nakilala po ba natin yung tunay na Diyos natin na Espiritu? Naunawaan po ba natin ang kaligtasan? Pinaninindigan yung katotohanan eh. Ang kaligtasan para sa mga matatapang na naninindigan sa katotohanan eh. Dahil sa atin magre-reflect yung hula ng mga banal na propeta na tayo mga participants ng Panginoong Jesucristo sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Nagdudusa, nagtitiis, nakikibaka sa gitna ng mga suwail ng sanlibutan. Nakikibaka sa mga gulayat ng sanlibutan. Ito, isang magmaglang ko'y kaharap nyo sa social media, nakikibaka sa mga higating reliyon dito sa sanlibutan. Ako'y sumasambalataya na saksi sa pagkabuhay ng maguli. Ang nakikibaka ngayon ay ang Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Pakibasa nga po yung Matthew chapter 28 verse. Verse 18. Kinukuha ni Satan yung mga titulo ng tagapagligtas natin. Pinupusong naman yung katotohanan. Nakilala po ba natin yung naghahayag ng katotohanan na bahagi sa pagsasakripisyo on the cross? Ang kaligtasan, pag hindi tayo naging relevant sa pagtitiis ng tagapagligtas natin na hindi pinamumuhay natin eh. Baka maging haka-haka tayo. Nag-iisip tayo ng tagapagbala tayo. Hindi naman nangyayari sa atin yung pinagtiisan ng tagapagligtas on the cross. Amen po ba? Amen. Kaya yung kaharian niya, mga mangmang eh, mga mahihina lang na tao eh, mga poorest people. Relevant sa tagapagligtas natin, no? Bagaman si Diyos eh, hindi kayo na rin maging tapat tayo ang Diyos eh. Eh natin, impossible, wala namang imposible sa pag-iisip ng Panginoon Diyos. Kaya niyang gawin kapamalagan ng lahat ng mga bagay eh. Pero ginawa tayo na walang hanggang kabutihan at kagandahang loob na gaganapin natin, mag-reflect sa buhay natin ito dahil tayo tagapagmana ng kanyang pangako. Dito natin bibigyan ng kahirian si Satan na siyang lumuklok sa luklukan ng tunay na Diyos natin. Ikinailan ni Satan at marami pa mga antikristo ang katotohanan. Pinusok nila ang katotohanan. Ginawang kalakal ang katotohanan. Ginawang komersyo ang katotohanan. Hindi kita mo ba yung gumawa ng kasaysayan? Hindi ba tayo natatakot pagparito ng tagapagligtas sa lahat ng mga ginawa nating kataksilan at pamumusong? Lahat ng kasalanan natin may kapatawaran eh, may inihaing pag-ibig eh. Yung puso ko'y natin na wala ng kapatawaran eh. Nangyari ito, pinatunayan ng Panginoon Diyos yung patotoo. Itinakda ito pagkatapos yung mga lumitaw ng mga nangangaral na ginawa sa pakinabang itong pangangaral at dinaya yung mga puso walang malay eh. Napakatatapang at napakalalakas ng loob na pusukin ng Panginoong Jesucristo eh siya ang hukom ng mga hukom at hari ng mga hari na babalik dito. Well, pwede nating sabihin malakas tayo ngayon, malulong tayo ngayon, pero sa isang isang mata tatawag at tatawag tayo sa hari ng mga hari eh. Dahil daratan tayo ng panlalambot, daratan tayo ng panlalata, daratan tayo ng nakakailabot na takot, daratan tayo ng magbibilibang langit sa paningin natin. Hello! Pero nakagagalak sa isang mangmang na kalagayan at dukhang kalagayan na nagagalak sa atin ang katotohanan na pinahayag natin yung mabuting balita na ginawa ng ating tagapagligtas yung mabuting balita na paniniwalaan natin. Isa lang ang namatay on the cross para mamatay ang kasalanan ng maraming tutupad at gaganap ng katotohanan na asaksi tayo sa pagkabuhay ng maguli. Isa lang ang ipinakilala ng Panginoon Diyos ang buhayin niyang maguli. Nahayag ang pagka-Diyos ng tunay na Diyos natin na dumalang ng langit at lupa. Kaya lahat ng tatalima sa pagkabuhay ng maguli eh, tayo ang land of promise na binabanggit sa banal na kasulatan sa buko pa Isaya. Amen po ba? Amen. Pag sinabing people of God, may mga relasyon sa tagapagligtas, hayag sirabi natin yung katotohanan na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Buong tapang natin itong pinaghihiyawan sa social media. Naninindigan tayo. Nagtitiwala tayo ng tapat, ng buong puso, buong pag-iisip, buong lakas, at buong gawa na may mga relasyon tayo.
lantad na lantad sa social media, may mga relasyon, naninindigan. Patay sa kasalanan, buhay sa katotohanan. Iniyahayag yung tanda ng patotoo sa kaligtasan ng marami. Inaakay ang may pandinig na marami na ang kapangyarihan ng salita ng Panginoon Diyos ang magbubukas ng alaala sa mga may pandinig. Amen po ba? Amen. Ang Panginoon Diyos ang nagsabi sa mga banal na propeta, ipakikilala niya yung kanyang banal na bayan ay pinagandaan ng tahanan sa langit. Ano magagawa ni Satan? E tinurduan na yung lahat ng saserdote ni Satan, magpaparating ng sumpa, magpaparating ng salot doon sa mga naglihim ng katotohanan, yung mga namusong ng mga preacher sa social media. Nakita niyo yung banner ko, kung paano ako isinugo. Malakay chapter, ano po yan? Nakalagay dyan, kung paano ako isinugo ng Panginoon Diyos ng mga hukbo. Hinahanap ng labi ko yung kautusan ng mga banal na propeta. Hinahanap ng labi ko yung patotoo ng mga banal na apostol ng kordero. Nag-iingat sa kaalaman yung labi ko. Iniyahayag ng labi ko yung katuparan ng hula ng mga banal na propeta na nangyari yung hula at natala sa banal na kasulatan at nasulat sa banal na kasulatan na sinaksihan ng mga banal na apostol ng kordero ang katotohanan na saksisinagmahan sa pagkabuhay na maguli. Really ba? Nakaugda yung pananampalataya ko. Nakilala niyo yung sinugo ng Panginoon ng mga hukbo na sinasamahan sa kapayapaan at kapanatagan? Inaakay ang maraming may pandinig sa kagalakan at pag-asa ng kaligtasan natin bawat isa. Nakilala niyo rin yung mga antikristo na pinupuso ang katotohanan, ginagamit sa pangangalakal. Kaya maraming pastor ngayon na makakaramdam ng takot. Irit pa lang, oh. Matatakot na yung mga paimbabaw eh. Amen po ba? Amen. Yung may relasyon, hayag sa atin yung ginawa ng ating tagapagligtas na forever and ever example na paniniwalaan natin eh. Siya nagpapaalala ng lahat ng mga bagay na kanyang ginawa na ipamumuhay natin yung ginawa niya para maligtas tayo at makatiyak tayo sa kaligtasan natin bawat isa. Walang pong bayan dito ang Diyos ay pag-ibig. Alam kong maraming natatakot ngayon dahil napakaraming scammer na lumitaw eh. Hindi na bago po ito eh. Napakarami ng scammer, gustong makinabang, ano po, ginagamit ang banal na kasulatan sa pangangaral eh. Ito ngayon, basahin niyo yung nakalagay sa banner ko para maunawa natin, i-validate natin, para maunawa natin kung paano magsugo ang Panginoong Diyos ng mga hukbo na sinasamahan sa kapayapaan at katuwiran yung isinugo na taong mahina at mangmang sa social media na nagbabalita ng katiyakan ng kaligtasan at pag-asa natin lahat. Amen po ba? Isang hamak lang, mangmang na tao lang. Salat sa kabuhayan, salat sa posisyon. Inaari kong lugi ko sa sanlibutan. Inaari kong suka lang yung mga bagay na nakikita ko sa sanlibutan. Napupunta ko sa aming sarili. Nagagalak ako sa walang hanggang pag-ibig na inalay ng Panginoon Diyos sa sanlibutan. Binabalita ko yung pinatotohanan ng Panginoon Diyos na nang buhayin niya maguli na itinalaga niya na sa pamamagitan ng lalaking si Jesu Cristo, pinatunayan niya sa maraming mga bansa na dyan nahatulan ang lahat ng mga mananampalataya at di mananampalataya. Amen po ba? Amen. Kaya may pandinig, makinig tayo mabuti, tunawain natin ito mabuti. Amen po ba? Amen. Alam niyo yung respeto, ginagamit lang yung respeto sa paniniwala sa pangalan ng Jesu Kristo, magpakumbaba tayo at magpasakop tayo ng may takot at panginginig sa kanyang salita. May paggalang. Amen po ba? Amen. Pag inirespeto natin, magpapasakop tayo ng may paniniwala at paggalang at takot sa Panginoong Jesu Kristo eh. Nararamdaman ba natin yung init? Init pa lang, ano? Hindi na tayo mapakalin dito sa mundo. Mas doble-doble, triple ng init sa impyerno. Amen po ba? Amen. Alam niyo ba kung sino dadalhin sa impyerno? Sino yung espiritong naparitong sinungaling na lumuklok sa duklukan ng trono ng Panginoong Jesucristo?
Sino ang mamamatay tao? Sino ang pumapatay ng unawa? Sino ang nagnanakaw ng unawa? Sino ang sinungaling? Si Satan. Amen po ba? Amen. Dapat ito ang kundero upang iyari na yung kanyang buhay sa kanyang mga tupa. Prinsipe ng kapayapaan. Prinsipe ng pag-asa at kaligtasan at nagregalo ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Kaya mabubuko si Satan ngayon eh. Yung mga ministro ni Satan, yung mga mangangalakal sa social media, gusto nila, trending eh, no? Gusto nila maraming viewers para umani na ang pakinabang sa social media. Bilang tao, ito yung katungkulan natin bilang tao. Napapurihan at parangalan natin ang Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na magbalik tayo ng maraming kadakilaan at kalumulatian at ipaghiyawan natin sa social media yung katwiran ng Panginoon Diyos na pinatunayan niya dahil tinalagan niya sa pamamagitan ng Jesucristo na pinatunayan niya ng buhay niya maguli sa ikatlong araw. Amen po ba? Nag-aakay ng maraming pandinig sa kaligtasan at pag-asa nating lahat. Kaya titingin ako sa inyo na diretsyong pagtingin dahil ang Diyos ay pag-ibig. Hindi ko inahanap yung maraming magiging viewers eh. Ang itinatayo ko, ito yung buong katungkulan natin bilang tao na ihasik natin at ihayag natin yung walang hanggang kagandahang loob at kabutihang loob ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na paniniwalaan natin at magiging tanda tayo dito sa lakad ng masama. Magiging tanda tayo sa lakad ng mga gulayat, ng mga sinungaling, ng mga kangaral. That is marvelous. Ito yung kapabalaghan na kaganap ngayon. Nagpapasan tayo ng Gospel of Christ. Nagbabata tayo ng lahat ng pinagtisan ng tagapagligtas on the cross. Nagsisisi tayo. Pinagtangi tayo ng nalalabing panahon. Upang manginig at mamahinga tayo, takasan natin yung mga walang kabuluhang kultura, tradisyon ng sanlibutan ito. Nakikibaka tayo sa mga walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng sanlibutan. Nagpapasan tayo ng Cross of Calvary. Naunawaan po ba natin kung paano tayo manatiling tapat sa pundasyon ng paniniwala natin? Na ang napakadakilang pundasyon ng paniniwala natin eh, isa lang ang pangalan ay sinugo sa silong ng mga langit ay pinapahayag ko yung ginawa ng tagapagligtas natin. Amen po ba? Amen. Ang Panginoong Jesucristo po ang may kapangyarihang magparusa sa impyerno. Siya magpaparusa na walang hanggan, araw at gabi. Doon sa mga makakarinig na pagmamalakihan pa natin ito. Wala na tayong magiging dahilan dito ngayong huling panahon. Amen po ba? Amen. Yung mga nasasaktan, natural lang na masaktan tayong lahat ngayon. Dahil matagal natin ipinagmumungkahi ang pag-ibig ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na paniniwalaan natin. Yung mga mapapangarapin, yung mga ambisyosa, naunawaan mo natin, hubad tayo, isinilang sa mundo, wala naman tayong mandadala kahit isang pirasong bagay na iipunin natin sa mundo. Ngayon, eto, kayamanan sa langit, mandadala natin. Faith! Nananalig tayo sa mga bagay na sinalita nung una na magaganap sa atin, na sa muli niyang pagpalitin, ay babalikan siya yung mga nabubuhay sa katotohanan, na mga saksi sa pagkabuhay ng mahuli, mga silyato, nagpapatotoo, mga may relasyon. Tingnan niyo yung mga Antikristo, hindi makapagpatotoo. Nakukonsensya po eh. Dahil dito sila hahatulan. Amen po ba? Amen. Pwede bang magpatotoo yung sinungaling? Hello? Alam mo sinungaling na ikinakaila ito eh. Alam mo sinungaling na pinupusog nga ito eh. Kaya hindi makapagsalita yung sinungaling. Saan nagtatago yung sinungaling? Sa posisyon, sa karangalan. O may natanyag na ngayon. Siguro hindi nagkit sa pagtinig natin ito ngayon.
Nagdudusan na yung mga sinungaling, unti-unti nang nawawala. Kasi ang nakikibahala ngayon ng Panginoong Jesucristo na. Amen po ba? Amen. Pakirin nga po yung Matthew chapter 28, verse 3, verse 18 po ba? Amen. Sige nga po, patibasa ka po lang doon eh. At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinasabi ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa amin. Purihin ang pagkabasa sa buhay at makapangyarihan sa salita ng Panginoong Jesucristo. Siya nawa. Ano po sabi? Lumapit ang Panginoong Jesucristo, eh sino po yung kinausap? Yung mga palala, apostol ng kordero, ang kinausap na dinapitan. Ibinigay na sa Panginoong Jesucristo ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa lupa. Naunawaan po ba natin? Amen. Kaya yung mga nagkakaina, hindi ba natin nakilala kung ano narawan ng Diyos nung una, nung lalangin ng langit at lupa ng kanyang salita? Inihayag ng Panginoon Diyos yung larawan niya sa kanyang buktong na anak eh. Yung iba naman, kaila ng kaila. Tao ng tao, hindi ba natin nakilala kung ano nangyayari kababalagan doon sa pagiging tao? Kababalagan? Amen po ba? Amen. Walang imposible sa Panginoon Diyos. Kaya yung hindi sumasambalataya, ang nahihirapan ng unawa. Tao ng tao, nahayag nga ang larawan ng Diyos na Espiritu eh. Amen po ba? Amen. Nakatatakot yung mga nangangarap pag hindi pa na pumaparito tagapagligtas, si pananagutan na ng mga ginagawa kasi nungalingan ng nakangarap sa social media na pinakahanaakal lang katotohanan. Biglang darating nga mga salot at sumpa sa mga sinungaling ngayon. Ako po ay nagbabantay sa social media. Ang pinapantayan ko ay kung paano dumating yung buot at galit ng Panginoon Diyos sa mga nagkailanang katotohanan na pinatunayan ng Panginoon Diyos upang parakala ng Panginoon Diyos dun sa sinalita niya ng una na nangyari yung sinalita niya na ginawa ito ng taong si Jesucristo na hindi naman nakilala ng mga tao ang larawan ng Diyos na di nakikita. Pero pinakilala ng Panginoon Diyos yung larawan niya. Nagligtas siya. Naghayag siya. Ito yung last days. Ito yung nakalulugod ng araw ng Panginoon Diyos ngayon sa pangalan ni Jesucristo na paniniwalaan natin na magpapatotoo tayo. Buong tapang natin itong paninindigan ngayon. Sa isip, sa salita, at sa gawa at pananampalataya, meron tayong relasyon lahat. Pag ginamit natin yung word of English na relevant, nakaugnay tayong lahat. Copy po. Di ba isa lang ang paggagalingan ng pagiging relevant natin at relasyon natin? Isa lang ang pangalan ng gumawa ng everlasting character na ipamumuhay natin, na itatayo natin sa social media, na ipaghihiyawan natin ito sa buong mundo. Dahil maraming naparitong antikristo na ikinaila at inilihim mo itong katotohanan, itong kaluwalhatian at kapurihan ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na paniniwalaan at ipamumuhay natin. Amen po ba? May kapangyarihan siyang magparusa araw at gabi. At may kapangyarihan din siya na magligtas at magbigay ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Ibinigay na sa Panginoon Jesucristo ang lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan sa langit at sa lupa. Ang daming limito na mga ngaran. Nagpapataasa, nagpapayabangan sa social media. Ang Diyos ay pag-ibig. Ipangaral natin ito ng hayag na hayag na ipinakilala naman at ipinahayag ng Panginoon Diyos ang kanyang pagka-Diyos, ang kanyang pagliligtas, ang kanyang pagkukup. Amen po ba? Amen. Kaya mapalad yung magigising sa katotohanan na magbabantay at magtitiis hanggang sa muli niyang pagparito. Yung nagpapatotoo po, itinalaga na nung una, kasama na ng tagapagligtas nung una pa man. Amen po ba? Amen. Kaya hindi na tayo dapat mamanghapa doon sa mga nakakarinig at makakapanood ng channel na ipinaganda na ang kalalagyan sa langit, na official,
Makikilala niyo ang deklarasyon ng paniniwala, saksi sa pagkabuhay na maguli. At ang tinatawag na banal na pundok ng Zion, mga tao ng Panginoong Jesucristo, mananampalataya, mga churches. Nanawa ba natin yung iglesia na itinayo sa ibabaw ng bato, na kinatatayuan ng iglesia ang Panginoong Jesucristo, ang batong panulo, na palaki ng palaki habang ito ipinapahayag sa social media. Mga saksi sa pagkabuhay na maguli, yung 12 apostol ng Cordero, sila pinagpakitaan na huwag kayong magulumihanan at matakot. Ako rin nga ito, espiritu, walang laman, walang mga buto. Amen po ba? Amen. Nagsalita ang Panginoon Diyos na mga banal na apostol, nagpakilala lang siya espiritu, walang laman, walang mga buto. Yung pong mga nangangaral ngayon. Nako, ay maiksit panahon lang itong pagsisinungaling natin sa mundo. Nararamdaman ba natin yung mga kalamidad, yung mga salot na tumarating? Kaya napupuot na Panginoon Diyos eh. Pinaganda na tayo ng nalalabing panahon eh. Wala tayong mapabasa sa banal na kasulatan na araw ng Linggo, araw ng Lunes, Miyerkules, Martes, Sabado. Wala tayong mapabasa. Panahon, may mapabasa po tayo. Nagtangi siya ng panahon. Ito yung kaarawan ng Panginoon Diyos ngayon. Sasambahin natin siya sa Espiritu at Katotohanan. Lahat ng nakakarinig tayo, hinahanap ng ating Ama na sasamba sa Espiritu at Katotohanan. Saksi tayo sa pagkabuhay na maguli na pinatunayan niya sa maraming mga bansa sa buong mundo. Amen po ba? Amen. Nanawaan po ba natin? Kaya nga, ang Panginoong Jesucristo, ang Panginoon ng Sabat eh. Pag pinaniniwalaan natin ang tagapagligtas natin, siya ang Panginoon ng kaligtasan nating lahat. Ito yung kaarawan ng tagapagligtas natin ngayon. Wala tayong mababasang Lunes, Martes, Miyerkules. Nanawaan po ba natin yung araw ng pagsamba sa Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo? Ang Panginoon Jesucristo ang Panginoon ng araw ng Sabat. Any place, anumang oras, anumang araw, magkakaisa tayo, sasambahin natin siya sa Espiritu at Katotohanan. Niluluwalhati, tinadakila po natin at tinararakalan natin ang Panginoon Diyos, buhat siya pasimula sa pangalan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. That is the day of the Lord in the resurrection, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Amen po ba? Amen. Dalawa o tatlong nagkatipon, wala namang binanggit sa banal na kasulatan ng libo-libo, milyon-milyon, walang binanggit na magtayo tayo ng building. May babapasa rin tayo doon sa mga nakakarinig, iba na nasa puso't isip natin, hindi mawawali sa labi natin at sa angkanatlahi natin. Yung panukala na ginawa niya, pinatunayan niya sa buong mundo. Amen po ba? Amen. Pwede sa puso ng taong nakakarinig, mananahan ang tagapagligtas natin, ipamumuhay po natin ito sa isip, sa salita at sa gawa at pananampalataya. May relasyon tayong lahat ngayon. Naunawaan natin yung pinaganda ng tahanan sa langit. Yung lakad ng paniniwala, yung lakad ng deklarasyon ng paniniwala po natin, nagpapatotoo tayo, nasaksi sa pagkabuhay na maguli. Kaya sinira ni Satanas ang banal na kasulatan, pinusong ang Panginoon Diyos eh. O ngayon, tinulungan si Satan. Lahat ng sisardote ni Satan na hindi didinig ng tinig ng Panginoon Diyos na pararangalan ang kanyang pangalan. Ang pangalan ng Panginoon Diyos ay tatawagin. Iisa. Amen po ba? Amen. At ang Panginoon ay magiging hari sa buong lupa. Sa araw na Yahweh, magiging ang Panginoon ay isa. At ang kanyang pangalan ay isa. Kanina po ibinigay yung pamamahala. Mananatili at mamamalagi magpakailan kailan paman. Sinabi ng Panginoon Jesucristo sa mga banal na apostol ng Cordero, ang haligi ng kuda ng banal na bundok ng Sion. Amen po ba? Amen. O
O di isa lang ang paniniwalaan nating pangalan sa silong ng mga langit na binibigyan tayo ng pag-asang lahat. Amen po ba? Amen. At sinusumbata na ng Panginoong Jesucristo ngayon yung mga sinungaling na makakangalan, yung mga kasuklam-suklam, yung mga karumal-dumal na wala ng bahagi sa heaven, sinira ang banal na kasulatan. Pinusong ang katotohanan. Amen po ba? Amen. Ang nakikibaka ngayon, ang Panginoong Jesucristo na. Kaya yung nakangaral na ginagamit sa pagkakalakan ng banal na kasulatan, ginagamit sa content, ginagamit sa pagbablog para makinabang. Nahabulin tayo ng mga gawa natin, mga kapatid at mga kaibigan. Yung salitang pinapangaral natin, dyan din tayo mahatulan na. Amen po ba? Amen. Kaya pinakilala ko sa inyo kung paano ko isinungo ng Panginoon ng mga hukbo. Sinasama sa katwiran, sa kapayapaan, sa kapanatagan, hinahanap ng aking nabi, yung kautosan ng mga banal na propeta, upang maghayag ng katotohanan at madilim ng marami at makatiyak sa pag-asa ng kaligtasan natin, bawat isa na sarili tayong mana ng ating tagapagligtas na binigyan tayo ng putong ng karangalan ng buhay na walang hanggan bawat isa. Amen po ba? Amen. May natinig ba tayong may komplikado sa self-interest? Hayag na hayag ang kabutihang walang hanggan at kagandahang loob ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na ating paniniwala upang maligtas tayong lahat ngayon. Kaya yung mga nag-sacrifice, yung mga nagtiis, ito na yung pag-asa natin lahat ngayon. Kailangan lang maramdaman natin masaktan tayo at itinutuwid na tayo sa mga baluktot na langat ng paniniwala natin. Amen po ba? Amen. Pag hindi tayo nakaramdam na sakit ngayon eh, nagpapanggap tayong tayo eh mabuti, magiging ipokrito tayo eh. Magiging sinumaling tayo. Isa lang ang mabuti. Ang Panginoon Diyos lang ang mabuti. Ang Panginoon Diyos lang ang perfect. Ang Panginoon Diyos lang ang excellent. Binigyan tayo ng tagapamagitan ay pamumuhay natin. Nawa huwag mahuli ang lahat. Doon po sa mga nakakarinig ng katotohanan na pinapahayag sa social media. Tatawagin ang pangalan ay isa. Sino ho nagpagulo ng pangangaral? Si Satan ang nagpagulo na dito ang pag-iisip ng marami. Sinira ni Satan ang banal na kasulatan. Marami naman bumitaw na ministro si Satanas. Dito ang pag-iisip ng marami. Kung hindi bawasan, dinadagdagan. Ito pong pinapangaral sa social media, sa kautosan ng patutuo, naghihintay ng liwanag at karangalan magpakailan-kailan ba man. Ngayon, yung walang patutuo, walang dadating na liwanag. Yung walang hula na pinapangaral na para tumibay yung mga nakakarinig. Dahil ang kaligtasan natin, para tayo tumibay at tumatag sa pananampalataya, dinay ng Panginoong Jesucristo ang lakad ni Satan. Pinailalim ng Panginoon si Kristo sa lakad ng mga banal ang lakad ni Satanas ngayon. Sa kautosan at patutuo, narinig po natin, napaka-itse, nung hula na sinabi kay Propeta Isaiah, chapter 8, verse 20. Ibalbayin natin yung mga reliyon ngayon. Since birth pa lang, i-register siya sa commission yan eh. Iba na i-aral nila. Ngayon, ibalwayin nyo ang bundok ng Zion, iparehistro sa Security Commission. Nagpapatotoo na sa pagkabuhay na maguli. May history na hula ng mga banal na propeta ang iglesia ng banal na bundok ng Zion. Ibalwayin nyo yung mga reliyon ngayon. Siguro, hindi ligid sa inyo. Nakilala nyo kung sino gumawa ng konsepto ng Itbulaga, sino nanalo sa usapin. Di ba yung gumawa ng konsepto? Si Joey De Leon, si Big Soto, si Senator Soto. Pinakansel nila yung gumawa nung nang agaw ng channel ng Itbulaga, pinatunayan ng komisyon na sila gumawa ng konsepto.
O sino sa espiritual na paniniwala, sino po ang napakadakilang principal na gumawa ng konsepto? Di ba isa lang ay binigay na pangalan sa silong ng mga langit na ikabubuhay natin sa paniniwalang lahat? Na ang policy ay dalawa o tatlong nagkatipunin, naroon sa ating kalagitnaan yung panukala. Maliwanag po ba sa bawat may pandinig? Pinamumuha tayo sa kaalaman, sa pagkaunawa, sa kagalakan, sa pag-asa, sa pagtitiis, sa pagpipigil sa ating sarili upang malabanan natin ang lahat ng tukso na ginagawa ni Satan para tayo idayain. Pinagkalooban tayo ng damit ng ebanghelyo ng kapayapaan at kapanatagan. Nakabreastplate tayo ng kaduwiran ng tagapagligtas, nakapangyapak tayo ng ebanghelyo, nakasakbat sa berwang natin, ang tali ng kabanalan, ang kaduwiran ng tanda ng patotoo na siyang kalasag at baluti natin sa pakikibakan natin sa maliling dadako ng sanlibutan upang mapagtagumpayan natin ang mga gawa, ang paniniwalaan at pandaraya ni Satanas sa sanlibutan ito at magbantay at maghintay ng may kagalakan at mabuhay ng may biyaya ng pananampalataya na ibinuo sa sanlibutan. Tinagdok natin ang espiritu ng diwa, ng biyaya ng pananampalataya bilang sariling mana ng ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Kagagalak pong maghintay at magbantay sa isang hamak at dukha at katawa-tawang kaharian at dinayo ng Panginoong Diyos na pinaghanda na kalalagyan sa langit. Maliwanag po ba na may babalikan kaya babalik? Kay ganda ng paaraw, nagdadala ng mabuting balita ng kaligtasan at kapayapaan at kapanatagan na kung babalik ang Panginoong Diyos sa banal na bundok ng Zion, eh balikitan natin ang bukaan sa pamamagitan ng Yesu Kristo, ang tunay na Diyos natin na sinasamba sa Espiritu at katotohanan na nagsisipagtigis at nabubuhay sa kabutihan at kagandang loob ng Panginoong Yesu Kristo na ikinabubuhay natin ang kanyang pinagtiisan at kagandahan loob na may mga relasyon tayong lahat. Do you believe that the Word of God in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection that is living by faith? Naunawaan po ba natin yung nabubuhay na may pananampalataya? Nakikita natin sa buhay natin, nagpa-prosper sa buhay natin yung gospel of Christ. Nilalay, pinagtatawanan, hindi nirerespeto, iniisulto, nililibak. Nagkakalak ako. Binapalitan ko ang kabutihan ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Yesu Kristo na marinig na marami at walang magiging dahilan ng marami dahil na nahayag ito. Nasulat sa banal na kasulatan yung nangyari, napako sa krus at namatay, inilibing, pinatunayan, binuhay na maguli in the third day. Nasulat sa banal na kasulatan. Amen po ba? Amen. Kaya ito mga liar ng sanlibutan, may hirapan ng magsisi. Bakit ito? Inibig na isa lapi. Inibig na yung posisyon. Sila-sila nagkakakatan. Sila-sila ang nagdidigmaan sa kasakiman, sa posisyon. Sa kasakiman, sa pilak, ginto, ano po? Karangalan. Kaya si Judas eh, nung magbiti, sumagbulat ang bito ka eh. Maraming Judas na nabito ngayon eh. Talaga napaka-pakapangyarihan ng Panginoon Diyos. Gumawa siya ng napaka-maraming kababalagan na talagang magsasambulat at susumbatan niya ngayon yung mga sinungaling ng mga nangangaral na ginawang pakinabang ito at ginawang popularity ang pangangaral. Ano po? Ginawang content. Nag-umpisa eh. Pagka binalidate natin yung mga content creator eh, wala sa spiritual eh, ngayon sa spiritual eh. Marunong pa sa tagapagligtas eh, pinamumunahan ng tagapagligtas doon sa magaganap na mangyayari. Mataas pa sa tagapagligtas natin. Ang sabi ng Panginoon, walang ihigit na alipin sa Panginoon, ano po? Amen. Nakilala niyo po ba yung mga sinungaling ng mga matataas pa ang posisyon sa Panginoong Jesu Kristo.
Makikita niyo doon sa mga table nila, Reverend. Isa lang ang dapat magkaroon ng posisyon na Reverend ng Panginoong Jesucristo lang. Amen. At papupurihan natin siya, paralangalan natin siya, ibabalita natin yung pinagtiisan niya on the cross. At ipamumuhay natin yung pinagtiisan niya. Amen po ba? Amen. Na binaak ang nagbabantay ng katuparan, sumunin niyang pagpaliuti, nilalait sa pamumuhay ng paniniwala. Isang dukha at hamak na tao at magmang na tao. Pero tingnan niya yung mga ministro ni Satan, mga Antikristo. At tataas ng posisyon sa Panginoong Jesucristo, hindi naman sila nagpasa ng krus para gumawa ng karakter. Naunawaan po ba natin kung paano sumbatan ang tagapagligtas natin ngayon yung mga sinungaling na mga karal? Na-evaluate po ba natin? Alam ko maraming nakapag-aaral at nakatapos ng pag-aaral ng mga nakangaral sa social media. Ako hanggang 10 year high school lang ako. Meron pa bang hihigit sa Panginoon natin na gumawa ng content, ng holy content? Kaya ba't ang tataas ng posisyon ng mga liar? Reverend. Nagkasal, ginamit sa pangangalakan. Ang kasalan kung magaganap yung gumaganap ng hula, magiging isa na yung groom at saka yung buong katawan, yung buong body of Christ, yung mga butis mo nato sa paniniwala. Yun hong word of baptism, paglilinis ng lakad ng pagiging alipin natin. Naanawaan po ba natin? Amen. Naanawaan ba natin nung linisin yung mga paan ng mga banal na apostol? Ang nililinis natin, yung maruming lakad ng paniniwala natin eh. Ilan man ang tawagin niya na manggagaling sa sinangan, kanluran, timog at hilaga. Ang Panginoong Jesucristo ang may kapamahalaan at kapangyarihan para linisin yung maruming lakad ng paniniwala natin. Siya lang ang may kapangyarihan at kapamahalaan upang ihanda tayong lahat. Amen po ba? Amen. Nakilala natin yung mga ministro ni Satan. Mataas pa posisyon sa Panginoong Jesucristo, hindi naman sila nagpasa ng krus. Pero ginagamit yung kasaysayan ng Panginoong Jesucristo na natala sa banal na kasulatan. Nabuko po ano, yung mga pastor ngayon, mga pastor na makakalakad. Wala naman tayong mababasa, magkasal yung pastor. Kumuha ng lisensya sa Security Commission, nagkasal, tela kagad ang imbon. May namatay, binasbasan, bayad pa rin yung namatay. Ang binabasbasan, yung mga patayang unawa para magising na po tayo ngayon. Amen po ba? Amen. Nakilala po ba natin pangalan nung naghain ng buhay sa atin bawat isa? Yung kumukupkup sa atin, yung nahabag sa atin. Kaya pakikipaglaban ng kaligtasan eh. Makikilala natin yung mga nagkukunwang, mga makangaral ng Panginoong Jesucristo eh, mga bulaan pa na, ano po? Kung ano yung ginawa ng tagapagligtas na nagtiis siya, hinamak siya, nilibak siya, hinutya siya, hindi siya ginalang, hindi siya inirespeto, walang higit sa Panginoong Jesucristo. Ito rin yung napapanood yun, naririnig nyo sa social media. Lasing sa katotohanan. Naunawaan po ba natin? Maraming lasing sa posisyon ngayon. Maraming lasing sa makamundo ngayon. Makakuha lang ng vlog. Kung ano-ano na yun, ibablog para magkaroon lang ng content. Ano po? Hello? Marunong pa sa Panginoong Jesucristo eh. Yung mga nagbablog ngayon. Inagawan pa ng posisyon ng Panginoong Jesucristo. Ay, ang Panginoong Jesucristo ang content creator ng spiritual faith na paniniwala natin. Ang Panginoong Jesucristo ang software spiritual natin bawat isa. Ang Panginoong Jesucristo ang nag-approve sa atin bawat isa na taga-heaven tayo, hindi tayo taga-mundo. Kalarawan niya tayo, katulad niya tayo.
Ngayon, yung hindi tatalima sa Panginoong si Jesus, yung hindi tatalima sa Panginoong si Kristo, kayo itinulan, katulad din ni Satan. Katulad ng Panginoong si Kristo, mga nagpapatotoo, nagbabata, nagtitiis, inuunawa ang lahat ng pinagtitiisan, nakikibaka. Nakilala niyo yung mga ministro ni Satan, pag inabewain natin, hindi natin nadinig sa kanila, pinagdusahan at pinagtiisan ng Panginoong si Kristo. Pero mataas pa yung posisyon sa Panginoong si Kristo. Amen po ba? Amen. Evaluation. Ini-evaluate ngayon yung mga anti-Christ at saka yung isinugo ng Panginoong Jesucristo. Nadinig niyo po ba yung pinapahayag ko na tinuturo ko yung pinasa ng Panginoong Jesucristo pagdurusa sa krus na pinaglingkuran niya ang buong sangkatauhan? Ano ginagawa ng mga anti-Christ? Dinadaya yung mga puso walang malay, ano po, para gawing kapakinabangan. Ano ginawa ng tagapagligtas natin? Inalay niya yung kanyang buhay sa atin eh. At nilinis niya yung maruming lakad natin eh. Pinatawad niya tayo at inihanda niya tayong maluwalhating kaharian na walang dumis at kapintasan pagdating sa paniniwala. Walang pulubot ha? No blemish. Kaya sa pagparito niya, lahat ng tapat na nananalig sa pagkabuhay ng maguli na naratiling tapat at hanggang wakas eh. Sa isang kisapatay, mababago yung katauhan natin eh. Naunawaan po ba natin? Alam niyo ba, nasasaktan dito yung maibigin sa salapi, yung maibigin sa mga bagay na nakikita. Yung mapag-isip ng gusto kong gumanda yung buhay, gusto kong mapalaki yung mga anak ko. Isa lang ang dapat nating palakihin yung mga anak natin eh, sa daan ng katotohanan, patungo sa langit. Amen. Hindi naman dadala ng anak natin yan pagkaganyan ang pagpapalaki natin sa anak natin. Palakihin natin sa daan ng Panginoon na ginawang daan ng tagapagligtas upang kung saan siya naroon, doon tayong lahat. Naunawaan po ba natin na humihiyaw ang Panginoong Jesucristo ang nakakita sa akin, nakakita sa nagsubo sa akin kung saan ako naroon, doon kayong lahat. Amen po ba? Amen. At ang Panginoon ay magiging hari sa buong lupa. Sa araw na liyaw ay magiging ang Panginoon ay iisa at ang kanyang pangalan ay isa. Amen po ba? Amen. Kaya yung tagapamagitan ng Panginoong Jesucristo, tunay na Diyos, si amen po ba? Amen. Kaya mananagot yung mga nagkaira, yung mga namusom, ano po? Kung paano din ang pinagsimakita ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo, babalik sa kanilang lahat ito. I declared in the seventh continent all over the nations, that is the final chapter. Ang bundok ng sayo na hindi kilala ay pag-uusapan ng maraming labi. Na ang bansang Pilipinas na islave at alipin na maraming mga bansa at mababa ang tingin, magiging proud to be a Filipino. Bakit po? Dahil dito nagaganap ang kalooban ng Panginoon Diyos na hayagan mo ng hanggang kagandahang loob at kabutihang loob niya at pangliligtas niya sa maraming may pandinig. Na ang paniniwala na iniahasip ng naghahasip na isang hamak at dukat mangmang na taong katulad nyo, mayroong paniniwala na tandaan ng patotoo na magiging tanda sa puso't isip at alaala natin yung iniwan sa atin ng hukom ng mga hukom at hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Amen po ba? Amen. Huwag tayo matakot, lakasan natin yung loob natin dyan sa mga nangyayari sa West Philippine Sea. Magkapit-bisit tayo at magkaisa tayo ng paniniwalang lahat at idulog natin at idaing at hibig natin sa Panginoong Jesucristo upang marinig niya tayo dito sa kinalalagyan natin sa pulo ng mga dagat sa ating minamahal na bansa. Amen po ba? Panalangin natin yung pamumuno ng ating presidente ng Pilipinas, mga senador, kongresista, gubernadors, mga city mayors, mga barangay captains, gumawa na lang mabuti at magmalasakit na sa taong bayan hanggang meron pang nalalabing lakas at pamumuno sa gobyerno ng ating minamahal na bansa dahil hindi natin madadala yung
Iipunin natin kayamanan sa mundo, yung nanakawin natin, kayamanan ng ating minamahal na bansa. Amen po ba? Amen. Kundi itong naririnig natin na makupuspos tayo ng pag-asa at kagalakan. At ang Panginoon ang magbibigay ng karangalan sa atin, bawat isa, sa mga tapat na mamamalangin sa kalooban ng Panginoon Diyos upang parangalan natin yung kanyang pangalan sa pangalan ng Jesucristo na ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Kaya, ilang inyong lingkod eh. Mag-evaluate po tayo, magsuri tayo, ano po? Wala na akong nararamdamang takot eh, napupukot ako sa sarili ko. Pinapupunta ko yung sarili ko upang magkaroon ako ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Kapag ka pinapunta natin yung ating sarili, nakikibaka ka tayo sa mawalang kabuluang lahat na sanglibutan, binibigyan natin ang kahihiyan sa Satan. Amen po ba? Amen. Alisin natin yung pagiging matakotin tayo. Magpakatibay at magpakatatag tayo at manindigan tayo. Dito lang maririnig yung paninindigan ng paniniwala ay sa Iglesia ng Mundong Nasayan. God's will na po ito eh. Accord us the will of God, not accord us the will of man. Not by my sight. Because the power of the Holy Spirit, says the Lord, sabi ng Panginoon, hindi sa kalakasan ko, hindi sa karuluhan ko, hindi sa katalinuhan ko, Not by my strength, not by my power. Because the power of the Holy Spirit, says the Lord. Sabi nga ng Panginoon eh, pagka pumarito siya eh, nakagagalak mag-indahin ng bagday eh. I am the King of Zion. Nakagagalak mag-indahin. Amen po ba? Amen. Sabihin ng Panginoon, ako ang hari ng banal ng mundo ng Zion. Nakita niyo sa Revelation, sa chapter 14, verse 1, at ang kordero ay nakatayo sa banal na bundok ng Sayo na pinaghaharian ng 144,000. Kaya nakaangaral ng mabuting balita, may mga nalalabi pang pipisanin. Amen po ba? Amen. May nalalabi pang mga inheritance, may mga remnant pang gaganap ng patotoo. Kaya ang daming nangangaral, paliwanag ng paliwanag sa social media. Isa lang po ang pinaliliwanag ko sa social media, yung pinasal ng pagdurusa ng tagapagligtas natin ang ipinapahayag ko sa social media. Upang magbalik na maraming kalakalan sa Panginoon Diyos, buhay kong pasimula, saksi ko sa pagkabuhay ng maguli at naninindigan po ako. Ito po yung God's story na pinapakaral ko, yung ginawa ng tagapagligtas natin na nagpasan siya ng krus. Nilahit siya, hinamak at kinutya. Pinagtawanan, liba. Pinusong siya ngayon. Ito, nakatayo ako sa harapan ng social media. Nanawaan po ba natin? Ang ipinigay ng pangalan, isa lang ang pangalan na maghahari sa puso't isip natin, Jesucristo, saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Naninindigan tayo sa una ng mga banal na propeta, pinagtitibay, pinatatatag ang pundasyon ng paniniwala natin upang makatiyak tayo at mapuspos tayo ng pag-asa sa kaligtasan natin bawat isa. Amen po ba? Amen. Balbay na natin maraming reliyon kung meron ganito kayong madidinig na naninindigan sa prinsipyo ng Panginoon Diyos. Na ito yung nakapagbibigay ng nakalulugod na pagtatanyag ng kaarawan ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na nagbabalik tayo ng karangalan magpakailan-kailan pa man. Nagahayag ng pag-ibig sa buong mundo upang maligtas sa marami. At yung mga hindi tatalima ay upang hatulan sa pagsuway at hindi pagtalima. At yung tatalima ay upang magkaroon ng pangako ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin na isa lang ang magiging pangalan ng sasambahin natin sa Espiritu at katotohanan bilang mga saksing tapat sa pagkabuhay na maguli? Amen. Sabi ng tagapagligtas doon sa mga banal na apostol ng kordero na nagpatotoo na saksi silang lahat sa pagkabuhay na maguli, nakaugnay tayo sa mga magulang nating apostol ng kordero na mga alagad ng ating tagapagligtas. Di, kami po tayo. Amen. Na matibay at matatag yung relasyon natin na may kaugnayan tayo sa tagapagligtas natin. Na inihahayag ko at inihahasi ko ang binhi ng patotoo na may katiyakan na kaligtasan natin bawat isa.
maging yung mga anak natin, apo natin, mapapalaki natin sa daan ng paniniwala patungo sa buhay na walang hanggan, ako sa nanonood ng tagapagligtas, doon tayong lahat dahil ang Panginoong Hesukristo ang pintuan sa kalangitan na papasukan ng mga magtitiis ang kawakas at mabubuhay at mananalig ng may pananampalataya na saksi sa pagkabuhay ng muli. Hayag na hayag sa kanyang dami yung tanda ng patotoo na may relasyon tayo sa tagapagligtas natin. Ang tagapagligtas natin ang susi ng paniniwala nating lahat na ang tagapagligtas natin ang pintuan ng kalangitan na tayo naman may mga tumanggap ng susi na naniniwala at naghahayag sa pagkabuhay ng maguli. Di po ba't nagagalak yung ating tagapagligtas sa kalangitan na siyang pintuan na daraanan ng ating kaligtasan bawat isa? Amen po ba? Amen. Ano bilin sa ating lahat? Ano po bilin sa ating lahat? Maraming nangangaral. Huwag na tayong paipeto sa mga nangangaral. Iginawa na tayo ng panukala na hindi na natin makakalimutan pa yung tanda na ibinigay siya atin, na namatay siya at binuhay siya maguli. Amen po ba? Amen. Inukit na sa puso natin yan. Binatawad na tayong lahat. Ipamumuhay na natin lahat yan eh. Layuan na natin yung mga sinungaling na makakaroon ng sanlibutan na ikinakaila ang katotohanan na ipinakilala ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na ating tagapagligtas. Kakuutan po natin yan. Huwag natin katakutan yan. Ang kinatatakutan ko, yung may kapangyarihan, pumuntahin ang buhay ko eh. At may kapangyarihan, magparusa sa amin sa impyerno eh. Ngayon, nagagalak po ako. Sabi ng ating tagapagligtas, ang sumampalataya sa Panginoong Jesucristo eh, hindi mapapahiya hanggang sa muli niya pagparito. Papasok po ako sa pangitain magaganap sa ating bawat isa na binibigyan tayo ng pag-asa. Upang magpuspos tayo ng pag-asa sa pag-iintay natin sa muli niyang pagparito na kinabubuhay natin ang katotohanan ng mga saksi tayo sa pagkabuhay ng maguli na tatawagin ang pangalan ng Diyos natin ay isa na sa pangalan ng Jesucristo eh merong record sa langit na one true God ang channel ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion. Amen po ba? Amen. At lahat na makakarinig eh, wala na magiging dahilan na hindi nahayagang katotohanan na saksi sa pagkabuhay na maguli, yung kanyang bayang banal na may mga tatak ng patotoo na saksi sa pagkabuhay na maguli. Purely, may mga relasyon, may software spiritually na nakaukit sa puso at isip, hindi nawawala sa labi. Amen po ba? Amen. Babalad ang sino mang nakarinig at gumaganap ng aklat ng hula na ito, sapagkat ang katuparan ng aklat ng hula na ito ay ang ating tagapagligtas, ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Ang Panginoong Jesucristo po ang espiritu ng hula ng mga banal na propeta na ipinahayag ko sa social media na binigyan tayo ng pag-asa at sariling mana ng kaligtasan at buhay na walang hanggang itinangako na siya ang nagbibigay ng pamana at gantimpala sa ating bawat isa. Amen po ba? Ano po sabi? Sa ating lahat na nakarinig, natapat natin pakaingatan nitong katotohanan na pakinggan natin na magbibigay sa atin ang kaligtasan at pag-asa sa muli niyang pagparito na siya ang magbibigay ng immunity na tayo binibigyan ng maraming kaarawan at inilalayo tayo sa pagdurusa at mga panganib at kapamakan na darating sa mundong ito. Ano po sabi sa ating lahat? Ako'y madaling paparito. Kaya hindi po sinabi na madali siyang paparito sa mga gumaganap ng aklat ng hula na ito. Ang Iglesia po ng Banal na Bundok ng Zion ay pinaghanda ng kalalagyan sa langit ang merong aklat ng hula na ito na ipinapakaral through social media in the seven continents all over the nations. Amen po ba? Amen. Kaya ang foundation ng Iglesia ng Bundok ng Zion, yung ating tunay at iisang Diyos na tagapagligtas, na sinasamba sa Espiritu at katotohanan. God bless people ko lang. Sayon, kami po yung nagagalak at nagpapasalamat sa lahat ng mga nakarinig at nakinig at ikabubuhay at sasampalatayanan yung ating tapakinyon sa social media. Binabati po namin kayong lahat ng kapayapaan ay sumaating lahat bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli ng ating iisang Diyos na tunay na si Kristo Jesus. God bless people of Zion. Amen, amen, and amen. Thank you, Lord, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Hallelujah.
Nakagagalak mga kapatid at mga kaibigan na patuloy na pinagtitibay sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng nasa sulat, gayon hayag-hayag sa ating puso't isipan ang katuparan ng lahat ng mga propesiya at ating nakilala na tunay na ang ating Panginoong Jesucristo ang tagapamahala ng lahat ng mga bagay, ang hari ng mang-ari, ang Panginoon ng mga Panginoon na tumataan sa banal na bundok ng Zion. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan, patuloy nating ikagalak na ipahayag at ipakilala. You are the King of Kings and Lord of Lords. Ipahayag natin, mga kapatid. You are the King of Kings and Lord of Lords, our Savior and our Lord. Patuloy mga kapatid na magsipagsabi ng Amen! Amen! Amen!